Magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Ang banal na misang ito ay ating iniaalay sa ating mga personal na intensyon, mga kahilingan, mga karamdaman na ating ipinapanalangin na gumaling na, ganoon din sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, lalonggit ang Tita Rams at sa inyong lahat na nagdiriwang din ng kanilang kaarawan at mga anibersaryo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ating aminin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong nawang kagandahang loob ay manguna at sumabaybay sa aming pamuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos sa inyong lahat ng minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noong panguna sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu. Ipinahayag siyang anak ng Diyos
sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin ang Diyos, sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at sa pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaon lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipakikita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Hunas. Kung paanong naging isang palatandaan si Hunas sa mga taga-Ninibe, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan. Sila'y hahatulan niya ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga Ninibe laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Hunas. Ngunit higit na di hamak kay Hunas ang naririto." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po dito sa ating pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Palakpakan po rin ang dakilang Panginoon. Ganun din ang ating patron laging nakikinig sa ating mga panalangin. Palakpakan natin si Santo Padre Pio.
Mga minamahal, nawa ang inyong mga panalangin sa araw na ito na inyong itinataas sa tulong ng ating dakilang patrong, Padre Pio, ay inyong baunin sa inyong pag-uwi. Sabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Napakasama ng henerasyong ito. Ito ay sinabi ni Jesus nung panahong 2,000 mahigit ng taon ang lumipas. Sa panahong kaya natin, kung sa Jesus ay naririto, ito din kaya ang kanyang sasabihin. Napakasama ng lahing ito. Sa nangyayari ngayon sa mundo, ano, kung inyong titingnan, no? Magulo, ano, mga digmaan na nagaganap ngayon, mga maraming inosente ang nag-aalay ng buhay ngayong panahong ito. Mabigat ang nangyayari. Tayo sa Pilipinas, may mga pangyayari din na hindi natin inaasahan. Bunga din ang kasamaan ng maraming mga tao. Kung si Jesus kaya'y naririto ngayon, ito din kaya ang kanyang sabihin. Napakasama ng lahing ito. Bakit niya sinabi ito? Na evil ang henerasyon. Bakit niya sinabi? Sapagkat hindi siya kinikilala. Nung panahong iyon, siya'y hindi kinikilala ng mga Hudiyo. At sila'y naghahanap pa ng ibang mga tanda mula sa langit. Hinahanapan siya ng mga himala kung talagang siya ang Mesiyas. Kaya binanggit niya dito yung nangyari sa Ninibe at yung reyna na galing pa sa Timog. Sabi niya, kapag dumating na ang huling araw, ang paghukom, ang mga taga-Ninibe, hahatulan niya ang henerasyong ito. Bagamat sila'y nabuhay ng napakatagal ng panahon, hahatulan niya. Bakit? Sapagkat si Jonas, nung magsalita sa mga taga-Ninibe, ang mga tao, kahit mga hayop, ay nagtiis, nagsakripisyo. Kahit ang hari ay bumaba, para lang sila'y magbago at magbalik loob sa Diyos. Sapagkat sila'y natatakot sa posibleng mangyari sa kanila, sila'y gugunawin. Nakinig kay Jonas ang mga tao noong panahong iyon. Ganun din yung reyna ng Timog. Galing sa napakalayong lugar, pinuntahan si Solomon. At nung marinig niya ang wisdom, ang karunungan ni Solomon, siya'y nagpuri at nagpasalamat sa Diyos. Dinakila niya ang Panginoon na nagbigay ng karunungan kay Solomon. Pero ang sabi ni Jesus, ako'y higit kay Solomon. Ako'y higit kay Jonas. Pero kayo ay hindi nagbabago at hindi kumikilala sa akin. Kaya pagdating ng paghuhukom, kayo'y hahatulang lahat. Tayo ay laging natatrap doon sa Lord. Bigyan niyo po ako ng palatandaan. Lord, kailangan ko po ng miracle ngayon, ng iyong himala. Pero anong gusto ng Diyos sabihin sa mga tao? Anong tunay na himala? No? Kung ang mga taga-Ninibe ay nagbago, yun din ang himalang gustong mangyari sa atin ng Diyos. Tayo'y magbago at magbalik loob sa Diyos. Si Jesus sa banal na misa na naririyan sa atin, isang dakilang, hindi lang basta palatandaan, tunay na nandiyan sa ating harapan. Ang kanyang daladala sa atin ay hindi yung himala o miracle na mangyayari sa iyong biglang magbabago. Bigla kang gagaling, bigla kang makakakita. Ang inaasahan niya sa atin ay yung pagbabago sa kaibuturan ng ating puso. Na pag-uwi mo sa tahanan, alam mo, utik-utik kang nagiging isang mabuting ama, responsabling ama, babait na anak.
kumikilala sa Panginoong Diyos. Yan ang hangad ni Jesus. No? Yan ang hangad sa ating lahat. Na pag-uwi natin sa ating tahanan, tayo'y nagbalik loob sa Panginoong Diyos. Daladala natin sa Jesus pag-uwi natin. At yun ang tunay na himala. At yun ang tunay na tanda galing sa langit. Yung alam natin sa ating sarili, yung mga kasalanan ay atin ang iniwanan. Ang mga taga-Ninibe'y nagdamit ng sako. Ang mga hayop ay hindi kumain at uminom bilang tanda na sila'y nagsisisi, naupo sa abo, nagtiis ng matitinding mga sakit sa balat para lang ipakita sa Panginoong Diyos na sila'y nagbabalik loob. At dahil sa kanilang ginawa na pagbabalik loob, ang Diyos ay naawa. Kaya sa ating pagbabago, sa ating pagbabalik loob sa Panginoong Diyos, mahahagip natin, maaabot natin ang awa at pagmamahal ng Diyos. At doon magaganap sa ating sarili ang isang tunay na himala. Ang mga taga-Ninibe, nung sila'y magtiis ng hirap, ang Diyos ay naawa sa kanila. Dahil meron silang ginagawa para sila'y magbago at magbalik loob. Nawa tayo ding lahat, meron tayong gawin para tayo maging mabuting Kristiyano. Para tayo magbalik loob at doon magaganap at doon mo maaabot ang awa, ang pagmamahal at ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Kung wala kang gagawin, ano? Kung wala kang gagawin, kung basta ka mo lang nandyan at nakatingin ka lang kay Jesus na wala kang ginagawang pagbabago sa iyong sarili, na pagkatapos mo nito, pag-uwi mo, balik ka uli sa iyong normal na buhay, ibig sabihin ay normal mong ginagawang mali. Nakarinig ka na ng salita ng Diyos, pero binaliwala mo. Kaya nawa, pag-uwi natin sa tahanan, ang baunin natin ay isang napakalaking himala sa atin. Ano yon? Yung pagbabalik loob at mahagip nawa natin dahil sa ating tunay na pagbabalik loob sa Kanya, mahagip nawa natin ang mga misteryo ng Diyos, lalong higit ang Kanyang dakilang awa. At doon nawa at may experience nyo ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang pag-ibig dahil ikaw mismo ay merong ginagawang pagkitiis at pagkasakripisyo. Kung ngayon, merong kang sakit na pinagdadaanan, ialay mo sa Panginoong Diyos. Kung merong kang ngayon pinagdadaan ng mga problemang mabibig at mga pangyayari sa tahanan, sa iyong pamilya, mga pagbagsak na hindi mo inaasahan, ialay mo sa Panginoong Diyos. Abutin mo ang misteryo at awa at habag ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pagbabalik loob. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang kaling sinisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat niyong kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Diyos lamang magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa lahat na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya, amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang time-timan, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikaalawa, ipinaalam rin po namin mula sa Main Arc Entrance, tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Claygo, clean as you go sa pambansang nambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po natin tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-isa hanggang ika-siyam na Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ika-anim, ang kumpilang pamparokya ay gagawin natin sa 25 na Nobyembre para sa lahat ng mga 12 taon pataas na wala pang kumpil, kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina hanggang 7 lamang ng Nobyembre.
Ikapito, bukas, araw ng Martes, 17 ng Oktubre, ay gagawin dito sa Pambansang Dambana ang araw ng pananalangin at pagsasakripisyo para sa kapayapaan at pagkakasundo ng mga bansang may alitan at kaguluhan. May pagdarasal ng Santo Rosario sa 6, 9 at 11 ng umaga at sa 4 ng hapon. Ang banal na oras naman ay sa 8 ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, mga langis, mga rab, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay na, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hoy nang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria. Jesus, puso namin ay ihan.